kanya ng tinatawag na panibagong buhay at lumakad sa panibagong buhay. Ngayon, ikaw ay meron ng Kristo sa puso. Tinanggap mo na si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. Tanong, may nagbago na ba sa buhay mo? O simula nung ikay nakapag-church dito, kung ano yung ugali mo noon, dasay pa rin yung ugali mo ngayon. Bro! Tandaan natin, hindi matatakpan ng baron o ng long sleep o ng pagpapalda mo yung masasabi mo na ikaw talaga yung binago na ng Diyos. I don't know, hindi araw-araw nakikita ko yung pastor ninyo kung ano ginagawa ninyo. Kundi, kita kayo ng Diyos. Ah. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa nyo kapag wala na kayo sa church. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa ninyong kasalanan na halos hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang makontrol sapagkat dahil na-impluwensya ka ng mga kaibigan mo, hey, itigil mo na yan. Tama. Hindi ka gagamitin ng Panginoon. Niligtas ka ng Panginoon para lumakad sa panibagong buhay. Hindi ka magagamit ng Panginoon mightily kung tayo pa din ay nabubuhay ayon sa sanlibutan. Sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. Si Apostle Paul, bago siya tawaging Apostle Paul, pangalan niya ay Saul. Pero siya ay binago ng Diyos. Nung habang nandun siya sa road of Damascus, nakarinig siya ng tinig, napakinggan niya yung tinig ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, Saul, Saul, why hast thou persecutest thou me? Ano sabi ni Saul? Who art thou, Lord? What wilt thou have me to do? Ano yung gusto mong gawin ko sa iyo? Kaya nga yung isang tao na naligtas, ang isang tanong niya sa Panginoon, ano yung magagawa ko sa iyo ngayon, Panginoon? Kaya nung ikay naligtas, tanongin mo sarili mo, ano kaya yung magagawa ko ngayon para sa gawain ng Panginoon? Ano kaya yung magagawa ko ngayon nung tayo na ako iniligtas sa Panginoon? Ano yung pwedeng magawa ko para maluwalhati ko ang Panginoon? Apostle Paul, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Naalala ko isang young people, siya'y persecuted ng kanyang magulang. Right. Young people, every Sunday, nag-church, nagkataon yung JS prom nila, na-schedule ng Sunday din. Ang sabi ng kanyang kanyang nanay, hindi ka mag-church. Sabi, hindi, mag-church ako. A-attend ka ng JS prom. Sasayaw ka. Sabi, hindi ma, magsisimba ako. Wala yan sa Bible. Okay, sige. Bukas magsimba ka. Ang ginawa ng nanay niya, tinago lahat ng pangsimba niyang damit. Ngayon, nung tinignan niya, wala na yung mga pang-church na damit niya. Bible niya, wala. Buti na lang, may tinago siyang isang palda at isang t-shirt. Hindi niya pinakita sa nanay. Maaga siya umalis. Nagsimba siya. Dumating siya sa church, umiiyak, humihingi ng prayer sa mga full-time worker. Sabi niya, sirs, pag-pray niyo po ako. Gusto ko patinin ng nanay ko, baka pumunta rito yung nanay ko sa church. Gusto ko patinin ng JS prom, pero sabi ko ayoko. Alam ko hindi yan gusto ng Panginoon. Alam ko wala yan sa Biblia. Ayaw ng Panginoon na ako'y sumayaw. Gusto ng Panginoon, nung ako'y binago na niya, gusto niya ng Panginoon, ako'y magkaroon na talaga ng tinatawag na panibagong buhay. Pinaglaban niya yung bilang isang kabataan, 16 years old, young people, na babae. Pinaglaban niya yun. Pero dahil kung hindi niya pinaglaban yung mga ganong, kung hindi siya nanindigan sa mga ganong klaseng bahay lamang ng kaaway ng mga bagay na meron sa libutan, marahil hindi niya nadala yung kanyang magulang. At dahil siya'y nanindigan, kahit siya'y pinipersecute, ngayon nadala na niya yung kanyang magulang na nagpipersecute sa kanya. Ngayon ay naging Baptist na rin. Ngayon maging yung kanyang mga kapatid ay nadala niya sa church. Bakit? Sapagkat merong isang kabataan nanindigan kung ano yung tama ayon sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay hindi maninindigan ngayon pa lamang, kung hindi mo ititrain yung sarili mo na manindigan, mag-stand, kung ano yung tama na ayon sa salita ng Diyos, hindi mo madadala yung mga kapitbahay ninyo, hindi mo madadala yung mga relatives ninyo, hindi mo mapapaniwala yung tatay mo, yung nanay mo na nagpe-persecute sa'yo, na yung tamang simbahan o yung tamang pananampalataya na kung saan na naroon ka ngayon, ayon yung tunay na nagpabago ng buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nice. Kung ikaw ay ihinto, madadala mo ba ang tatay mo? Kung ikay magbabackslide ngayon dahil pinipersecute ka, ito na lang ako, sundin ko na lang yung tatay ko, sundin ko yung nanay ko, matatalam pa sila para maging baptistin? Hindi. Dapat matuto tayong manindigan kung ano yung tama. Allow God to use your boat. Number two,
Number one, Peter was willing to allow God to use his boat. Number two, Peter's wonder while God used his boat. Verse 7 to 8, sabi ng Bible, and they beckoned unto their partners which were in the other ship that they should come and help them, and they came and filled both the ships so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Maraming blessing sa ministry. Kung ikaw ay magiging tapat sa pagsunod mo sa Panginoon. Dati, may kita natin, di ka naman marunong magdamit. Tama? Dati, di ka naman marunong magpalting. Dati, di ka naman marunong magsuot ng pantalon. Dati, hindi ka marunong magdektay. Dati, wala sa iyong halaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Dati, para sa iyo yung pag-church ay boring. Dati, para sa iyo yung pag-involve dito sa youth camp na ito, para sa iyo ay parang nakakantok. Pero ngayon yung pinago ng Diyos, dapat nandun na yung desire mo. Napahalagaan yung bawat ginagawa natin sa simbahan ng Panginoon. At habang ikay sumusunod sa Panginoon, mas lalo mong makikita yung kapangyarihan ng Diyos at pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. Ako pinago ako ng Diyos. Pastor J.M., pinago siya ng Panginoon. Ikaw din, babagoy ka ng Panginoon. Meron yung sa Bible school namin, naabutan ko pa. Hindi na naabutan ni Pastor J.M. kasi bago lang, year 2000, ano lang, mga 10 o 11 na. Nagtatrabaho sa parlor. Ang haba ng buhok. Nag-Bible school, kinabahan kami lahat. Hala! Hala! Kaninong grupo yan? Pambira, uy, nandun sa group 3. Pambira, natatakot sila lahat. Walang natutulog tuwing gabi, walang tumatabi. Pero alam mo ba, na-overcome niya yun. Na-overcome niya yung kanyang pagiging pusong babae at siya ay naging tunay na lalaki. Amen. Kung yung isang lalaki na naging babae noon at naging lalaki ulit dahil binago ng salita ng Diyos, ikaw ngayon na babae, magpakababae ka ngayon. Huwag kang maniligaw ng kapwa mo babae. Normal lang na ma-attract ka. Normal lang bilang sa lalaki na magwapuhan ka sa kasamang niyang people. Pero kung mag-alala, mas gwapo ka sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na magkakagusto ka sa kanya. Amen? Amen! Tignan mo nga kung si Brother Jonas at si Brother John Paul nagkagustuhan. Ikaw, Brad, tinatanggap mo ba si Brother? Opo, Pastor. Ikaw, Brother, tinatanggap mo ba si Brother? Opo, Pastor. Okay, you may, ano, kiss the groom. Sa Facebook, babae sa babae, kinasal ng pare. Hindi ka ba kinikilabutan doon? Kaya nga may kita natin, ang mundong ito ay pasama ng pasama, hindi pabuti na pabuti. Pero salamat na lamang dahil isa ka sa binago ng Diyos na dati ikay naninigarilyo pero ngayon binago ka ng Diyos. Dati ikaw ay mahil, ay ayaw sumunod sa iyong magulang pero ngayon unti-unti kang binabago ng salita ng Diyos. Dati hindi ka responsable sa tahanan ninyo pero ngayon unti-unti kang binibigyan ng pagtunay na pagbabago ng Panginoon. Bakit? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Lahat tayo maraming ikukwento ng buhay natin noon. Naalala ko si Juan, sabi niya, naliligaw siya kay Juliet. Sabi niya, Juliet, mahal na mahal kita. Oh, talaga? Oo, mahal na mahal kita. Kahit ilang bundok, tatawirin ko. Mabisita ka lamang. Pumbiro. Sabi niya, talaga, kahit anong mangyari, kahit bumagyo, oo, kahit ilang baha, tatawirin ko yan. Makausap lamang kita. Sabi, niloloko mo naman ako. Totoo itong nararamdaman ko, Juliet. O sige, dahil sinabi mo, totoo yung nararamdaman mo, ay aaminin ako sa'yo. Pero hindi ba talaga mababago ang pagtingin mo sa akin kahit aminin ko sa'yo? Ano yan? Sige, hindi mababago yung pagtingin ko sa'yo. Ano ba yung
aaminin mo. Kasi totoo, Juan, meron akong pass eh. Ha? Meron kang pass? Oo, meron akong madilim na nakaraan. Meron kang pass? Sabi ni Juliet, ano, tatanggapin mo pa rin ba ako kahit meron akong pass? Sabi ni Juan, okay lang, mamahalin pa rin kita. Kasi kung ikaw merong pass, ako naman wala akong future eh. Pambihira naman. Maganda pa yung merong pass eh, pero wala future. Mag-aasawa ka ng isang kabataan na walang pagkatakot sa Diyos, na dadaling ka balang araw sa isang buhay na malayo sa Panginoon, dadaling ka sa isang buhay na kung saan na desperado ang buhay ninyo sapagkat napalayo ka sa Panginoon at ang pangasawa mo ay walang takot sa Diyos. Kaya nga, be careful, bilang isang kabataan, hindi ka lang puro adnang friend. Kilalanin mo muna, hindi yung dahil desperado ka na wala ka pang boyfriend, ikaw ay 29 years old, maglalaon ka na. Ang tunay na kalooban ng Panginoon, hindi mo makikita sa pag-a-add ng friend sa Facebook. Makikita mo yung tunay na kalooban ng Panginoon as long na ikaw ay nagiging faithful at tapat sa gawain ng Panginoon. Ikaw ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Balang araw, ibibigyan ka ng Panginoon ng tamang lalaki at tamang babae na kakasamahin mo balang araw. Masarap makasama ang isang babae at isang lalaki na bunga ng iyong panalangin. Masarap yun. Hindi yung niyaya ka lang, pinakitaan ka lang ng Toblerone na in love ka na. Ah. No, Toblerone, never pa akong nakakita nito sa Pilipinas. I love you. Maraming mga kabataan ngayon, especially mga babae, bigyan lang ng konting hugot, bumibigay na. Pambira. Bigyan lang ng konting mga hugo, mabilis nang bumigay ang kanilang damdamin. Marami kasing mga kabataan ngayon, sa panahon ninyo, sa henerasyon ninyo, punong-puno na kayo ng mga hugot sa buwan. Hindi na bali mahulog sa kanal, huwag lang sa lalaking di mo naman mahal. Ang dahil yung hugot. Kung ikaw lang makakasalubong ko, liliko na lang ako. Pero, makahugot ka lang. Amen. Kung bigyan ka kayo ng choco mocho, sasagutin mo pa rin. Ito, choco mocho, I love you. Mwa mwa, chok chok. Hindi. Minsan yung chak din yung dalawa, gabing-gabi na, ipapakrit mo pa. Uy, ito, sinabi niya talaga sa akin, pangako, never kitang kakalimutan. Pambira. Noong November pa, ang tsagawang magpakrit, minemeditate mo yung kanyang message. Pero kailan mo minemeditate yung mensahe ng salita ng Diyos? Kailan ka magpakrit mula sa Genesis at hanggang Revelation na papasahin mo yung love letter ng Panginoon sa'yo? At tsagawang mo magpakrit. Nabasa mo na yung isang araw, papasahin mo uli. Nagagalit ka kapag walang signal. Sir, pastor, pupunta tayo doon sa bundok. Wala namang signal doon. Hindi mo makakapag-online. Magagalit ka. Pero ang salita ng Diyos, basahin mo yung salita ng Diyos. Mas lalo kang maihinggap sa Panginoon. Peter, wonder while God uses book. Namangha si Peter. Habang ang Panginoon ay gumagawa sa buhay ni Peter, wala silang nakuhang isda. Pero dahil ang Diyos ang kumilos na sinabi ng Panginoon, launch out into the deep, at sumunod siya na nampalataya siya sa salita ng Panginoon at sinunod niya ang Panginoon na sabi ni Peter, depart from me for I am a sinful man. Narealize siya sa iyong makasalanan. The more na ikaw ay magiging malapit sa Panginoon, the more na marirealize mo na ikaw pala isang taong makasalanan. Kundi sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kung bakit ikaw ay nagpapatuloy. Naalala ko isang family dati doon sa isang area. Tricycle driver yung tatay niya. Yun lang ang bubuhay sa kanya, tricycle driver yung tatay. Inikaan siya isang full-time worker. Sabi niya, sir, Saturday yun eh. Sabi niya, sir, tomorrow, Sunday. Sunday is for the Lord. Sabi ng tatay, brad, pwede bang pass muna? Pwede next Sunday na lang ako mag-church. Eh, sir, bakit?
Kasi pag hindi ako bumiyahe ngayon, hindi ako namasada ngayon, wala kaming kakainin bukas ng tanghalian, umaga at tanghalian ng aking anak. Sabi ng worker, "Sir, God will provide." Sabi niya, hindi brad, hindi mo naunawaan eh. Kaya nga mamasada ako bukas, kasi bukas ng tanghali, mamayang gabi at bukas ng tanghali, mamasada ako para meron kaming pagkain sa tanghalian. Sabi niya, hindi sir. Magsimba tayo, Sundays for the Lord. God will provide. Sabi ng tatay. O sige brother ha, challenge mo ako, God will provide ha. Bukas, mag-church kami. Sasama ko yung mga anak ko. Basta sabi mo, God will provide ha. Opo, God will provide. Pambira. Nag-church? Nagkita sila. O sir, morning po. Brad, morning. God will provide ha. God will provide. Pambira. Sa family. Tapos ang pauwi na. O sir, pauwi na kayo. Yes, Brad. Pero wala kaming tanghalian ha. Pero sabi mo, God will provide. God will provide. Yung worker, namumutla na, naku, patay. Dumating yung sumunod na Thursday, soul winning. At sumunod yung Saturday, visitation. Nalagpasan niya yung bahay ng isang family. Kinabahan yung worker, sabi niya, naku, ito yung family na to na walang tanghalian pag Sunday. Nilagpasan niya, nakita siya ng lalaki. Ay, Brad, 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 saan ka pupunta? Abi, sir, pinadaanan ka. Hindi, taan ka muna rito. Pasok ka. Ah, okay, sir. Good morning po, good morning po. Good morning, di Brad. Pasok ka dito. Abi, Brad, upo ka. Sinarado yung pinto. Kinabahan yung worker. Sir, may pipis na ipila. Hindi, upo ka dyan. Mag-uusap tayo. Naalala mo yung last week, yung sabi mo? Di ba sabi ko magdadrive ako ng tricycle kasi wala kami kakainin kinabukasan, Sunday, ng aking pamilya? Pero sabi mo, di ba, God will provide? Opo. Ano, brad, pagdating namin noong linggo, sabi ko sa mga anak ko, ilabas yung mga plato, mga kutsara. 30 minutes kami nagkintan. Sabi ng anak ko, pa, nasan yung kanin? Nasan yung ulam? Ano sabi sa mga anak ko, brother? Sabi ni brother, God will provide. 30 minutes, brad, wala kaming kanin, wala kaming ulam. Sabi ng worker, sir, sorry po. Sorry po, sir. Hindi, huwag ka muna magsalita. Nakasarado yung pinto namin. Wala kaming makain. Hindi, sir, sorry po. Hindi, huwag ka muna magsalita, brother. Merong dumating, kumatok. Kuya, meron ditong natira. Kasi birthday doon ng pamangkin ko. Kumain na po ba kayo ng tanghalian? Hindi pa po. Binigay yung kanin, binigyan kami ng ulam. Brad, totoo yung sinabi mo. Sabi ng full-time worker, o di ba sir, sabi ko sa'yo, totoo, God will provide. Takot na siya, pero sa'yo, di ba sir, totoo, God will provide. Sabi ko sa'yo, dapat magsimba kayo. Pero ano po ba makikita natin? Bilang isang kabataan, huwag kang matakot na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. God will provide. Sapagkat kami naranasan namin nung kami sa Bible School, walang nangako sa amin na kapag hindi nag-Bible School ay susuportahan ka namin monthly or weekly. Wala. By faith, iniwan namin yung mga pangarap namin sa buhay. Iniwan namin yung aming pamilya sa Bible School. Bawal yung cellphone. Bawal umuwi sa amin noon kapag Christmas. Kahit New Year, bawal. May pag-communicate ka lang, Christmas at New Year, babati ka lang ng Merry Christmas sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, tapos wala na. So surrender mo na uli yung cellphone mo. 5 taon ako na nagtiis na walang communication sa pamilya ko. Bakit sinuko ko yung buhay ko eh? Minsan napapaisip ako, sabi ko, ito ba talaga yung panawagan ng Diyos? Na kapag ikaw ay nag-full-time sa ministry, kapag hindi sumunod sa Diyos, iiwan mo pala talaga lahat ng bagay na meron ka. Pero alam ba, habang ikay naglilingkod sa Diyos, mamamangha ka. Nung ako sa Bible School, hindi ako pinahirapan ng Diyos. Hindi ako nakaranas na kung saan ako pinahirapan ng Panginoon. Kundi bawat araw, nakikita ko yung biyaya ng Diyos.
Yes, minsan wala. Minsan makakaranas kami na kung saan na nauubusan kami ng rice. Kailan mo bago kumain? Okay. Everybody, men and ladies, sabayan tayo. Na! Oh, ang ilo, bakit yung nali? Sir, sorry sir. Nakalimutan ko po yung aking basahan. Okay, give me 50 push-up. Lakasan mo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sir, kakalimutan mo ba yung basahan? Sir, no sir. Ano sabihin mo? Sir, punishment accomplished, sir. Lakasan mo! Sir, punishment accomplished, sir. Okay. Pastor Jim, alam na alam po niya yan. Ganyan yung training namin sa Bible School na pinanggalingan namin. Alas 6, kakain ka, maliit ka lang ng isang minuto, tatayo ka sa harapan. Hintayin mong tapos munang kumain lahat bago ka kumain. Ano? Sasabihin mo kaya na hindi ka tinawag ng Diyos? That is a part of training. Amen. Na pinaparana sa iyo ng Panginoon sapagkat marami ka pang mararanasan na hirap sa ministry. Kung kami ay hindi na-train, kung hindi namin naranasan yung mga ganong bagay, marahil kami na rin yung isa sa mga madaling mawala sa ministry. Kami na rin yung